How to treat ick with methylene blue. Hey guys, Joe here, Joy Bell Koisenta. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano nyo gamutin ang ick o white spot ng isda nyo ng methylene blue. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na video kayo sa aking bagong videos. Requested pala ito na video ni WinnieLim49. Nag-request siya dito kasi nagkaroon ng white spot ng goldfish niya. Ito request niya, boss, yung white spot ng goldfish, kailan mo ituturo? Thank you. So, kaya ngayon, ituturo ko na paano i-gamutin ang ick or white spot ng goldfish. So next, magsa-shoutout din tayo. Isa-shoutout natin guys si Mr. Fishkeeper. Thanks for watching bro, Mr. Fishkeeper. Kung sino gusto mapa-shoutout, comment down below lang guys. I-shoutout ko kayo sa aking next video. How to treat ick with methylene blue. Paano gamutin ang ick with methylene blue? Ick or white spot. Bakit methylene blue ang inirecommend ko sa inyo guys? Kasi ang methylene blue, madaming available nito sa pet store na malapit sa inyong lugar o sa agri-vet store. May binta din ito minsan. At saka madami sa Shopee or sa Lazada pagkula sa lakang makita sa malapit na inyong lugar. Pwede din kasi gamutin ng asin, pero hindi siya effective kung wala kayong salt meter. Meron ka kasi yung required na salinity. So ito na lang methylene blue kasi nadali siya, available siya, marami siyang available sa inyong lugar. Meron din naman anti-ick na gamot sa kung meron kang available sa store. Sa inyo lang ang label, merong instruction anti-ick. Pero bihira lang 'yon. Ang dami talaga ng available ang methylene blue, kaya ito ang recommend ko sa inyo. Okay, so ito ang definition ng ick. What is ick? Masahin ko guys, ick or ick is a condition that most anyone who tends an aquarium will or pond will encounter at the same point. It is caused by a protozoan organism called Ichthyophthirius multifilis. Tama ba kaya itong pagka-pronounce? Kaya ick na lang guys. It's so common that many fish experts believe it is present in most aquariums or ponds, but the fish have built up immunity to it. Sabi ng mga eksperto guys na common daw ito, kaya siguro yung iba na immune na, nagkaroon na ng immunity ng isda. So, the opportunistic organism then takes advantage of stress. Kaya guys, yung bagong bilhin yung isda, na kadalasan ay magkaroon ng ick. Ito, makita nyo, puti-puti white spot. Kasi stress sila. Changes in tank conditions, biglaan na water chemistry, biglaan na tirahan nila sa pond or sa aquarium, yun ang follower ng immune system ng isda nyo guys. So, dapat kailangan i-quarantine yung isda nyo para hindi makahawa sa stable na ng mga isda niya sa pond niyo. Ito guys, what is protozoan parasite guys? Para malaman niyo kung ang protozoan. Sana ba yun? Nalimutan yung ilagay ang protozoan. Basta ang protozoan guys ay yung mga organism na kailangan nilang silang host para mag-survive. I-review na lang yung biology guys, nilimutan kong ilagay ito kasi yan. Basta ang protozoan guys ay ito, parasites yan, kailangan niya na post yung
ma-attach para mabuhay. So ito ang life cycle ng ano, white spots or egg, guys. Itong ano stage nito, cyst, mag-attach siya magpunta siya sa ano, ng floor ng pond nyo or aquarium or didikit sa mga tanim. Ang isang ganito, isang cyst, mag-produce yan ng 1,000 termites. Ito, termites. Ito, mag-free swimming na ito, guys. Maghanap ito ng bagong host na isda para dikitan. So, bakit pag-inig ko sa inyo nito ang life cycle para malaman nyo na pag ganito na stage, guys, pag ginamot nyo pa, kasampo ngayong araw, nagamot kayo, naglagay kayo ng gamot. Ito nga stage, yung cyst form pa, hindi siya mamamatay kasi may protective layer siya. So dapat dito nga stage, itong free swimming nyo siya, ano, sa stage na ito, sa formite stage, free swimming na siya, vulnerable na siya sa gamot, so patay na siya. Kaya ang recommended treatment niya, guys, is 10 to 14 days para mahuli nyo ang ano termite stages, each termite stages. Saka para madali ang life cycle nyo, guys, increase nyo ang temperature ng pond nyo or aquarium kasi ang white spot or egg ay ano madaling mag-changes ang life cycle. Madali ang life cycle niya pag mataas ang temperatura. So kailangan i-increase mo ang temperature para madaling ano ma-achieve niya ang kanyang life cycle. Ma-shorten ang life cycle ng egg or white spot pag mataas ang temperatura. At ano ma-eradicate niyo siya properly kasi dito na stage yung risk sila vulnerable sa gamot. Okay. Ito ang mga signs and symptoms ng egg, guys. Siguro napapansinan ninyo, naka-experience nyo kayo. Lalo na pag bagong bili. Egg is also called white spot disease. Because of the characteristics, white spot it causes on the gills, fins, and tail affected fish. Dito sa mga may hasang, sa mga tail, pins, dyan. Makati siya, itchy and irritating, and as disease progresses, fish may rub their gills and bodies against the sides of the aquarium or pond to relieve the itch. Yan, magpansin nyo yan, guys, mag-scratch yung isda nyo sa pond wall nyo. Kasi makati ito. You may notice agitation, balisa sila, guys. At darting, nagda-dart ng isda nyo pa. Balisa siya ng parang tatakbo ba nagugulat lagi. Hindi sila, wala silang ganang kumain, distress, matamlay, breathing distress, yung ano, nagagasping sila, guys. Gasp. Para ano yan, sabi-sabi kutasan, ano yan, Tagalog, skin scrape, yun ang mga ano. So ito ang ano, ang proper ratio, kailangan na daw, proper dosage talaga, guys, ang ilalagay nyo. Ang proper dosage, isang kutsarita bawat 10 gallons ng tubig. So ito ay magka-produce ng concentration sa inyong tubig na 3 parts per million. So, gawin ng treatment 10 to 14 days. Kasi sa diba na-explain ko na sa inyo before, bakit 10 to 14 days? Kasi dapat mahuli nyo sa termites life cycle stage nyo ang white spot or egg para mapatay nyo siya, guys. Doon kasi vulnerable sila kasi kung nasa cyst form pa sila may ano, di ba,
dito may protective layer sila na hindi papasok dito ang gamot, hindi sila mamamatay. Kaya dapat dito sa free swimming siya yung matamaan. So ito, methylene blue 1 teaspoon or 5 ml. Kung meron kayong yung measuring cup ng gamot ng bata, pwede yun para exacto talaga ang dosage. Hindi, kapag hindi kayo, hindi nyo alam paano mag-compute ng pan volume, search lang kayo sa Google, for example itong hydra.aqua.com. Meron silang pan calculator tool. Lagyan nyo lang ang length, width at depth ng tubig. Pag square ito, pag circle ito, pag irregular, meron din. Google lang kayo para malaman nyo ang volume. Tingnan nyo kung gallon, guys, kasi gallon ito. Kayo na ang mag-convert at mag-do the math, kasi mahirapan ako, nag-split ako sa math. Okay, so yun lang, guys. Kung meron kayong katanungan, comment down below, guys. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below. Please like my video, guys. Like, share, and comment kayo kung anong gusto niyong na next video na gagawin ko. Please share, guys. Sharing is caring. Thank you. And stay at home. Keep distance. Maintain social distancing. Stay safe. God bless us all. Happy peacekeeping.